Kamusta mga Brad? Kilalanin natin si Kim Han-sol, napanganay na anak ng pinatay na si Kim Jong-nam at pamangkin ni Kim Jong-un. Siya na nga ba ang susunod na supreme leader ng North Korea? Kung ganun, bakit nais siyang ipapatay ni Kim Jong-un? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Matatandaan sa nauna kong video, si Kim Jong-un ay pinaslang ang kanyang half-brother na si Kim Jong-nam sa Kuala Lumpur International Airport sa pamamagitan ng paglason gamit ang VX nerve agent. Matapos ang pagkamatay ni Kim Jong-nam, lumabas ang isang video sa YouTube na nagpakilalang isang North Korean at kabilang sa Kim family. Hawak ang kanyang passport to prove his identity. Sabi niya sa video na ang tatay niya ay pinatay ilang araw ang nakakalipas. Kasalukuyan niyang kasama ang kanyang nanay at kapatid na babae. May part pa sa video na nakablock at nakatakip. Ito ay para hindi matrace ang location nito at ibang impormasyon. Matapos kumalat ang video, ang South Korean National Intelligence Service ay kinumpirma publicly na ang lalaki sa video ay in fact si Kim Han-sol, napamangkin ni Kim Jong-un at anak ng pinaslang na si Kim Jong-nam. Nagpunta si Kim Han-sol sa Malaysia para kunin ang katawan ng namatay na kanyang ama na si Kim Jong-nam. Kaya ito ay sumailalim sa DNA test na nirequest ng Malaysian government. Si Kim Han-sol ay nagdisguise bilang special police officer para malayang makapasok at makalabas sa ospital kung saan naroon ang katawan ng kanyang ama. Sabi ng otoridad ng Malaysia na kung mapatunayan sa DNA test na si Kim Han-sol ay related, karapat dapat lang na mapunta sa direct family ang katawan ni Kim Jong-nam. Pero umangal ang North Korean ambassador ng Malaysia na ang bangkay ay dapat ibalik sa Pyongyang. Dito nagsimulang magkaroon ng major diplomatic crisis sa pagitan ng bansang Malaysia at North Korea. Pero sa huli, ang desisyon ay pumabor na ibalik sa Pyongyang ang katawan nito. At ito nga ang nangyari. Kung matatandaan sa nauna kong video na mas pinili ng Prime Minister ng Malaysia na si Mahathir Mohamad na ayusin ang relasyon nito sa North Korea na matagal nang mayroong magandang relasyon sa isa't isa. Mas mahalaga raw kasi ito kaysa makamit ang hustisya ni Kim Jong-nam. Pinaniniwalaan na ang pagtungo ni Kim Han-sol sa Malaysia ay naging posible sa tulong ng China na pumoprotekta sa pamilya niya. Anyway, bago ang lahat, kilalanin muna natin si Kim Han-sol. Si Kim Han-sol ay pinanganak noong June 16, 1995 sa Pyongyang. Siya at ang kanyang magulang at kapatid na babae ay naninirahan sa Macau na parte ng China. Siya ang panganay na anak ni Kim Jong-nam, habang si Kim Jong-nam ay panganay na anak ni Kim Jong-il. Siya ay nakapag-aral sa Macau at France, kaya ginugol niya ang buong buhay niya sa labas ng North Korea. Matapos lumabas ni Kim Han-sol sa isang video, na-track down ng mga South Korean media ang ilan sa mga online accounts na minemaintain ni Kim Han-sol. Ang mga content nito ay kalat na online na naglalaman ng mga salungat na pananaw patungkol sa pamamalakad ng kanyang lolo na si Kim Jong-il. Sa mga ilang posted messages sa YouTube, Facebook at Twitter, ine-express niya ang pagka-guilty sa kanyang mga kadugo na habang sila ay nagpapakabusog, ang mamamayan naman ng North Korea ay namamatay na sa gutom. At tulad ng kanyang ama, kinikritisize niya rin ang style ng pamumuno ng kanyang uncle at kasalukuyang supreme leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Sinabi nito ang matinding paghahangad niya na pagkaisahin ang North at South Korea at hindi siya natatakot na ipahayag ang klase ng pamumuno na ayaw niya sa kanyang uncle na si Kim Jong-un at lolo niyang si Kim Jong-il. Noong December 2013, unang taon niya ng pag-aaral sa isang university sa France, ay yun din yung time na in-execute ni Kim Jong-un ang kanyang uncle sa hatol na kamatayan. Ito ay public execution. Dahil sa pagkamatay na kanyang grand uncle, si Kim Han-sol ay inilagay under police protection.
Noong October 2017, matapos lumabas at kumalat ang videong inilabas ni Kim Han-sol, ang Chinese police ay nireport na may inaresto silang dalawang North Korean agent sa Beijing na napag-alamang nagpaplano ng pagpaslang kay Kim Han-sol. Ang dalawang suspects ay membro ng North Korea's Reconnaissance General Bureau. Isang anonymous source ang nagsabi na pitong assassin ang dinispatch ng North Korea's Reconnaissance General Bureau para ipapatay ang 22 years old noon na si Kim Han-sol. Ngunit dalawa lang ang nahuli ng Chinese authorities para sa interrogasyon. Dahil wala na si Kim Jong-nam, ang panganay niyang anak na si Kim Han-sol na lang ang natitirang pag-asa na maaaring mamuno at pumalit sa kasalukuyang leader ng North Korea at uncle niya na si Kim Jong-un. Sa madaling salita, si Kim Han-sol na lang ang natitirang banta sa posisyon ni Kim Jong-un na anytime maaari siyang palitan nito. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit siya naman ang next target ni Kim Jong-un matapos ipatumba ang kanyang ama na si Kim Jong-nam. Konting background lang ulit tayo at pagbabalik tanaw. May tinatawag kasing myth ang mga North Koreans patungkol sa great leaders, ang Baekdu Yultong o Baekdu Bloodline na pinangalan sa Mount Baekdu na pinakamataas na bundok ng North Korea na sumisimbolo ng nationalism na supposedly pinagpala raw nito ang Kim family sa pamamagitan ng holy energy nito. Ang Kim Dynasty ay namuno sa North Korea ng halos 70 years mula nang mahati ang Korean Peninsula. Si Kim Il-sung ang unang leader ng North Korea at ang kanyang panganay na anak ay si Kim Jong-il. Ang panganay naman na anak ni Kim Jong-il ay si Kim Jong-nam na dapat hahalili sa kanyang ama at hindi si Kim Jong-un. Ang panganay na anak naman ni Kim Jong-nam ay si Kim Han-sol. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit gustong ubusin ni Kim Jong-un ang lahat ng lalaki na kadugo niya. Dahil mas may karapatan ito sa kapangyarihan dahil sa pagiging panganay ng mga ito. Lalo na kung susundin lang nila yung Baekdu Yultong o yung Baekdu Bloodline na tinatawag nila. Si Kim Jong-un ay hindi panganay. Naluklok lang siya dahil naging kahihiyan si Kim Jong-nam sa pamilya nang maaresto ito sa Japan dahil sa pagtangka nito na pumunta sa Disneyland Tokyo, Japan. Matapos makulong, diniport patungong China at dito na nanirahan ang pamilya ni Kim Jong-nam sa Macau at never na bumalik sa North Korea. Kaya ang Baek Yultong o yung Baek Bloodline na pinaniniwalaan ng mga North Korean ay na-damage na o nasira dahil si Kim Jong-un ay hindi naman panganay. Ganun pa man, nananatili pa rin argumento kung si Kim Han-sol ang nararapat na maging great leader o supreme leader ng North Korea kaysa kay Kim Jong-un dahil ang nanay ni Kim Han-sol ay pinanganak sa Japan. According sa North Korean case system na tinatawag na Songbun, ang mga tao na pinanganak sa Japan o South Korea na mortal na kaaway nila noon pa ay nakakategorize bilang lower class. Kaya sinasabi na ang lahi sa side ng nanay ni Kim Han-sol ay kinukonsider na impure. Apparently, si Kim Jong-nam na tatay nito na kung saan siya sana ang fellow beneficiary ng bloodline ay pinaslang. Ang video na inilabas ni Kim Han-sol ay hawak ng Sulima Civil Defense. Di pa malinaw kung anong significance ng grupong ito. Ayon kay Kang Chol-wan, isang North Korean na dating political prisoner sa North na tumakas at ngayon ay founder ng human rights group na North Korean Strategy Center, sabi niya na ang Sulima Civil Defense ay maaaring front group para sa mga individual na kumukonta o nakikipag-coordinate sa pagitan ng foreign government at high-ranking North Korean officials. Sa madaling salita, ito ay highly specialized brokers o agents. Ang website ng grupo ay single page lamang noon na nakalagay ang mission statement na naka-address to the people of North Korea. Nakalagay sa ibaba nito, kung nais mong tumakas o mag-share ng information, poprotektahan ka namin. Ito ay posible sa anumang bansa ka naroon. Ikaw ay maingat naming masasamahan saan mo man gusto magpunta. Kami, na marami na rin natulungan North Koreans, ay hindi kailanman manghihingi ng kahit anong kabayaran o kapalit. Ngayon, ang Sulima Civil Defense ay tinatawag na ngayong Free Joseon na kung saan ito ang grupo na nagbibigay proteksyon kay Kim Han-sol.
marami nang tumakas ng North Korean sa kanilang bayan at karamihan nagtutungo sa South Korea. Pero kapag ang isang tumakas ay politically connected na individual tulad ni Kim Han-sol, dumidistansya ito sa South Korea. Naalala kasi nito ang nangyari sa pinsan ng kanyang tatay na si Yi Han-yong na tumakas sa North patungong Seoul, South Korea noong 1982. Noong 1996, nag-publish itong si Yi Han-yong ng libro laban sa pamumuno ng Kim family. Taon nang lumipas, pinaslang ito ng North Korean agents sa mismong lupain ng South Korea. Para kay Kim Han-sol, ang Europe ang pinaka-safe na pwedeng pagtaguan. Tinitingnan niya din ang United States na pwedeng puntahan o taguan dahil wala itong masyadong diplomatic ties sa North Korea. Pero sa ngayon, Europe raw talaga ang pinaka-safe. Kahit nga ang founder ng rebeldeng grupong CPP-NPA na si Joma Sison dito nagtatago sa Netherlands, which is parte ng Europe. Sa Madrid, Spain, naganap naman ang isang raid ng 10 di kilalang lalaki sa loob ng North Korean Embassy. Itinali ang mga staff na naka-duty dito. Binasag ang portrait picture ni na Kim Il-sung at Kim Jong-il na nakakabit sa pader nito. Sa loob ng 5 oras, natangay nila ang mga computers at documents sa loob ng North Korean Embassy. Inamin naman ng grupong Free Joseon na dating Solima Civil Defense na sila ang may gawa noon. Sinabi nila na ang ginawa nilang panloloob ay hindi isang pag-atake. Gusto lang daw nilang tulungan at ipaglaban ang karapatan ng mga North Koreans, pahayag nila sa kanilang website. Si Kim Han-sol ang pinakabatang lalaki ngayon sa Kim family bloodline. Pahayag niya na never pa niyang na-meet ang uncle niyang si Kim Jong-un. Sabi niya, isa sa mga pangarap niya na one day makakabalik siya at maiayos niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat para ma-improve ang relasyon ng North at South Korea. Sabi naman ng mga ilang eksperto na si Kim Han-sol ay may potential talaga na maging leader ng North Korea. Pero sa ngayon, masyado pa siyang bata. At ang problema pa rito, karamihan sa mga North Koreans ay hindi siya kilala o hindi alam na nag-i-exist siya. Dahil ang pagpasok ng impormasyon sa loob ng North Korea ay mahigpit na kinokontrol at manipulado ng gobyerno. Anumang impormasyon patungkol kay Kim Jong-nam at sa kanyang buong pamilya ay talagang manipulado na at itinatak sa isipan ng mga tao na sila ay mga traidor ng bansa.